Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. And pag-uusapan natin ngayon, itong Silicon Valley Bank, yung nag-collapse na bangko sa Amerika, and why is it important when it comes to Web3 or NFTs, and ano ba yung epekto nito sa atin, no? So, umpisa muna natin. Again, wala tong script na video. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo kasi wala akong mapagkwentuhan, mag-isa ako dito eh. Syempre kayo yung ano, magbubuntunan ko ng ano, ng kwentuhan. So ano nangyari dito sa Silicon Valley for those who are curious? Nagkaroon ng bank run. Ano ibig sabihin noon? Masyadong maraming nag-withdraw doon sa bangko to the point na hindi niya na kayang pa-withdrawin yung mga tao. Bakit? Bakit ganoon? 'Di ba, nagde-deposit ng pera yung mga tao, di dapat nandoon yung pera natin, 'di ba? Dineposit nila yung pera nila sa bangko. Dapat nandoon 'yon. Well, when it comes to banks, hindi. That's not the case, no. Merong certain percentage lang sila na required na itabi sa bangko. Okay, sa Pilipinas hindi ko alam kung ilan yung Federal Reserve requirement. Pwedeng 40%, pwedeng 20%, basta meron 'yan, no? Sa Pinas. Let's say ano na, hypothetical lang 'to ha, kasi hindi ako sure sa figures. Let's say sa Pinas, nire-require lang si bangko na magtabi ng 40% ng lahat ng deposit ng mga depositors nila. Kunyari may 1 million na dineposit. Lahat-lahat na 1 million yung naka-deposit sa bangko na 'yon. 40% noon or 400,000 noon dapat nandun lang sa bangko, hindi pwedeng galawin. Anong gagawin sa 60%? Yung 60% na yon, ini-invest ng bangko yan. Diyan sila kumikita. Pinapautang nila. Namimili sila ng stocks. Namimili sila ng bonds, ng treasuries. Okay, so yun na. Punta na tayo kung ano nangyari dito sa Silicon Valley. Ito kasi sa Amerika, technically, parang zero yung Federal Reserve nila na requirement. Hinayaan na sila para makabawi yung economy nila after the pandemic or during the pandemic. Para makabawi economy nila, ginawa lang 0%. Lahat pwede nyo invest. Yan, pinayagan sila ng ganon. So, yan yung unang pagkakamali, I think, dito sa senaryo na to. Tapos, sumunod, anong ginawa ng mga bangko? Anong ginawa ng mga bangko? Siyempre, yung mga pera ng depositors nila, hindi naman nila lahat yan, in-invest, or hindi rin naman nagkamali ng investment strategy si Silicon Valley Bank o si SVB. Tagalan siyang SVB. Ang nangyari sa kanya, namili siya ng mga bonds na merong mababang interest rate. Okay, ano ba yung nangyayari doon? Kasi pag namimili ka ng bonds, yung bonds kasi ay utang, di ba? Technically, let's think it that way na investment siya na after 5 years, meron yung fixed rate na babalik sa'yo. Okay, so paano yun? So, kunyari, namili yung si bangko ng kada isang bond. Ito, kunyari, isang, yung cellphone natin. Let's say, ito. Bond, namili ka ng isang pirasong bond. Meron yung 5-year return na 1%. Okay, ganun. So, namili sila ng marami nun. So, sureable yun na kahit anong mangyari, after 5 years, 1% yung babalik sa kanila. So, sure nakita. Kumbaga, napaka-secured na na earnings. Ang problema mo, si US government, nagbenta rin ng sarili nilang bonds. Nagbenta rin sila, nag-release sila ng mga panibagong bonds na 5 years, tapos mataas yung interest rate, 5%. So, sino ngayon yung bebenta? Okay, gets ba? Yung, let's say may isang investment, yung investment number one, yung bonds number one, in 5 years, tutubo yun ng 1%. Ngayon, nag-introduce yung bangko na magbebenta sila ng mga bonds na ang tubo within 5 years, 5%. Diba? San mas malaki kita? Dito sa pangalawa. Siyempre, 5% yun compared to 1%. So, mangyayari, may bibili pa ba nung 1% lang yung return in 5 years? Wala. Diba? Wala nang bibili dun sa 1% return in 5 years. Doon na tayo lahat bibili ng ano. Ang bibili na nating bonds, yung mga 5% yung return in 5 years. So, mas malaki. So, anong nangyayari dito sa ngayon?
naipit ngayon yung pera ni SBB doon sa bonds na yon. Naipit. Kasi hindi niya ma-liquidate. Diba? Kasi walang willing bumili. So, ano nangyayari? O, alam natin, sa SLP, diba? Pag nung dumating na sa punto na wala nang willing mamili ng SLP, binabagsak natin yung presyo, dinadrive natin yung presyo para mabenta. So, ganun yung nangyayari dito sa Silicon Valley. Dahil kailangan na nila ng pera, dahil nga may mga nagwi-withdraw na depositors nila, kailangan na nila mag-withdraw ng pera, na-persa sila ngayon mag-sell. Diba? Technically, may pera sila, pero dahil nga may mga nagwi-withdraw na mga tao, kailangan ng actual cash, na-persa sila mag-sell na ng mga bonds nila na patalo. So that you know, parang ilang billion. Basta ganun, billion yun nawala sa kanila. Loss sila ng billion. So nagkaroon ng panic na nag-announce sila na nag-take sila ng ganun kalaking hit o ganun kalaking loss, nagdagsahan ulit yung mga tao mag-withdraw. Diba? Ngayon, yun yung problema. Dahil nga wala silang pampera, nag-ano na agad, nagsara yung banko, technically kasi sinara, nag-take over yung FDIC o yung insurance FDIC, nalimutan ko yung D. para ano naman tayo, para makatotohanan naman yung sinasabi natin. Ito, insurance, ayan, Federal Deposit Insurance company. So ayan, nag-ano na sila, nag-take over na sila, sarado na yung banko, sila na yung magpapacilitate kung paano mababalik yung pera ng mga tao. So sabi ng sabi kasi sa after ng 2008 na crash, maliit lang dati yung naka-insured na pera ng mga depositors. Ngayon, ginawa nilang 250,000 kada account ang siguradong may babalik sa mga tao. E ang problema, si SBB, ang hawak niyang pera malaki. Yung mga venture capitalists, dito naka-deposit yung pera, yung mga tech startups, nandito naka-deposit yung pera, nalagpas 250,000. Ano mangyayari ngayon doon? Ang sigurado lang mababalik doon sa mga company na yun, 250,000. So, nagkaroon ng panic, and doon nagkaroon ng fear doon sa market, kaya nagbumulusok lalo yung market that time nung nangyari na nga itong SBB. Tapos, sa mga susunod na nangyari, yung mga susunod na nangyari, pinangako ng FDIC na ibabalik ng buo yung pera ng mga depositors. Ang tanong, saan manggagaling yung pera? Diba? Ang tanong, saan manggagaling yung pera? Kasi pinangako nila na by Monday, may babalik lahat ng pera ng tao. Di ko alam kung nangyari yun. Hindi na ako masyado nakatutok doon sa balita, pero yun yung pangako. Kaso, syempre, alam na natin saan manggagaling yun. Sa taong bayan yun, sa pera ng taong bayan. So, anong effect noon nung nangyari na to sa SBB? May mga sumunod din na banko na naging same situation ni SBB. Yung Signature at tsaka yung isa pa. Yung Signature Bank at saka mayroon pang isa na panibago pero medyo maliit lang. And pinangangambahan na yung Credit Suisse na isang kilalang banko din, susunod. Parang ganun. Nagkaroon din ng usap-usapan. So, ano mangyayari? Ano yung implications nito sa real world? Kasi, syempre, ano ba pakailan ng mga tao dyan sa pagkakagulo-gulo dyan? Ang mangyayari dito, guys, maraming tech startups, maraming mga companies sa Silicon Valley yung maapektuhan. Possible mag-go under, hindi nila kaya pasahurin yung mga tao nila, hindi nila kaya i-fund yung mga project nila kasi ipit yung pera nila, hindi nila alam kung hanggang kailan. So, mangyayari yan, maraming mawawala ng trabaho dito sa nangyari na to. And sino yung dapat sisihin? Si Silicon Valley ba? Hindi eh. Okay. Sino? Mismong government ng Amerika yung tingin ko nagkamali dito. Kasi, unang-una, nag-open sila ng floodgate na, binabaan natin yung Federal Reserve Requirement. Tapos,
at tinaasan natin yung interest rate. So, syempre, yung mga tao, yung mga bangko na nag-invest sa mga lower interest rate na bonds, malulugi. Diba? Matatalo sila, wala silang kalaban-laban eh. Gobyerno na yung nagsabi na, ano, na magbebenta sila ng bonds na may mas mataas na yield. Diba? Eh, saan ba kumikita ang mga bangko? Doon lang naman sa mga, sa tubo ng mga bonds na yan na willing sila, na bibili sila ng X amount of bonds with the promised return now in 5 years or in 10 years. Kaya mamarinig nyo minsan, mayroong 5-year bond, 10-year bond. Siyempre, yung 10 years bond, mas malaki yung ano nun, mas malaki yung tubo nun pag nag-mature na. And, siyempre, may mga ibang bangko nga na depende sa market condition, hindi naman na nila hinihintay mag-mature yung ano, yung mga bonds na yun. Binibenta na nila. Ang problema lang, dahil nga sobrang baba ng interest rate nung bonds na hawak ni Silicon Valley Bank, walang gustong mamili. Napwersa sila na ibenta ng palugi. And hindi nila, technically, hindi naman nila kasalanan yun. Napwersa lang sila. And this could happen to any banks, okay? Kunyari, BPI. Lahat ng depositors ng BPI magsabi, oh, bukas withdraw namin lahat. Tingnan mo, tataob din yung BPI. Ganun ka, ano? Ganun kasi, ipit din kasi yung BPI. O lahat ng banko, ipit yung pera niyan. Hindi niyan kaya mag, ano, mag-liquidate ng ganun ka, laking pera on a single day or a short span of time. Wala din la kaya. Kasi nga, naka-invest yung mga pera natin, either nakapautang or nandito nga, ipit sa bonds, sa treasuries, sa stocks. Okay? So, yun. And, anong epekto nito sa crypto? Well, some are looking at this incident as a positive para din sa crypto space. Bakit? Kasi nga, nakita na natin na yung mga bangko, hindi ka na nga whole day nakakapag-withdraw, hindi pa secured yung pera mo, meaning ini-invest nila sa kung saan-saan, at hindi sila liquid 100% of the time, unlike sa mga exchanges like Binance, na kahit mag-withdraw ka today, or tonight, or mamayang madaling araw, makaka-withdraw ka. Kasi 1:1 yung ano, yung backing nila. Yung mga tokens ni Binance, may backing na ano yan, na 1:1. Saan kumikita si Binance compared to other banks? Well, si Binance, kumikita siya sa mga transaction fees. Doon lang siya kumikita. Okay, while banks, kailangan pa lang invest yung pera mo para kumita sila. So, pag hindi naging fruitful yung investment ng mga bangko, wala silang kikitain. Malulugi sila. Kukuha sila ng sahod nila doon sa mga pera ng taong bayan na depositors nila. And yun, isang kalokohan din ang ginawa ng Silicon Valley, no? Moments before the collapse nitong Silicon Valley Bank, nagbigayan sila ng bonus, pinagbibigyan lang ng bonus yung mga sarili nila. Million-million yung mga bonuses na ano, pinamigay nila sa sarili nila. Anyway, yun. Tingnan natin, let's look at the charts now, Bitcoin. Ayan. So, si Bitcoin ay umangat. Okay, pero this is not out of the woods yet, ano? Bakit? Pinagsasabi mo, Hunter, tumataas na nga. Well, although you can see an upward movement dito sa market, hindi pa rin niya nabibreach yung RSI 70. So, this can still be categorized as a divergence, no? Bearish divergence pa rin tayo dito sa ano, sa Bitcoin. So, unless mag-breach siya sa 70, yan, pwede na tayo yan. Kasi may tinatawag tayo na, I think, I learned this strategy kay, ano, kay Mr. Spy Sprat na, Spy Frat na, Petwell, ano, divergence, ganun. Meron siyang tinatawag na, ano, na divergence na, sinasabi doon sa strategy niya na yon na pag nakakita tayo ng bearish divergence na katulad nito o pag nakita tayo ng bearish divergence pero yung RSI ay bought above 70, manenegate na yung bearish divergence and we can look at it as a strong momentum signal na tataas yung kung ano mang stock or kung ano man yung tinitignan nating chart. Pero wala pa nga tayo doon. Dahil wala pa sa RSI 70 si Bitcoin sa daily chart niya. Okay. So, yun lang ah.
And yun, dagdag ko lang din dito sa Silicon Valley Bank na issue, I think somewhere within March din magkakaroon ng another announcement regarding sa interest rate. So ang mangyayari, potential pala na mangyayari diyan, pag sinabi ng Amerika na hindi, taasan pa rin natin yung interest rate, may mga susunod na bangko dito sa SBB. And this could be the start of a domino na yun, magkakaroon talaga ng ripple effect sa market, lalo na pag hindi na gantong ka-consolidated sa Silicon Valley or sa mga tech startup yung ano, yung collapse ng mga bangko. Kung naalala nyo, ang 2008 crisis or yung crash, nangyari yan sa housing market. And ang unang tinamaan nun, or isa sa tinamaan nun, yung Lehman Brothers bangko yun. So this could potentially be another 2008 crash event. And I think, we need this crash. Okay. Ang sama pakinggan, pero we need this kasi sobrang taas na ng lahat ng bagay. Kailangan na mag-normalize. Sobrang over, ang tawag dito, yung parang basta mataas na yung valuation ng mga bagay-bagay masyado, kaya kailangan na ng market crash talaga para at least mag-normalize yung mga presyo. Anyway, Bitcoin, ano pa ba yung mga pwede nating anuhan? Kung saan, kunyari nag-wonder kayo, paano pag saan namin lalagay pera namin? Well, paultot ko sinasabi ito dito sa channel, Bitcoin can or may not be a good place to park your money. Bakit? Kasi pwede itong laruin eh. Pwede laruin si Bitcoin eh. Ang one thing na sigurado, or at least one of the safe haven talaga, is gold. XAU USD, tandaan niyo yan. So yan yung mga pwede nyong anuhan. So yun, kita nyo, umaro tayo pababa doon, no? Ayun nga yung nangyari, bumaba nga, di ba? Last trading session natin, or last charting session natin yan. So ito, gold will go up definitely. Kita nyo naman kung paano nag-react yung gold sa market sentiment. Ayun, umangat siya over the past few days. Then ano pa? Silver. And ano ba silver? AG? Tama ba? Out type natin. AU yata. Ano ba yan? Bobo sa ano? AU ba? Ano ba yan? Basta. Silver. XA pala yung ano niya. Anyway. Silver US dollar tayo. Ayan, tinan nyo. Mga din yung silver. Kasi secondary sa gold is silver naman. And some are saying na in these times, mas tataas yung silver or mas magkakaroon ng upward movement yung silver kaysa sa gold. Bakit? Kasi there are countries na parang nagpe-prepare sa gera. And every time na, sabi ni Robert Kiyosaki to, every time daw na nagpapasabog ng bomba yung kahit sino, kahit pa test missile yan, kahit pa sino yan, there are silver na nawawala or nasisira. So, kumbaga, parte ng mga bomba may silver. Kunyari yan, yung war on Ukraine hanggang ngayon, and if maggegera nga talaga sa wag naman sana, yun nga, China, North Korea, and yun nga, mga kalapit na bansa kasama yung Pinas, yun, tataas yung silver. So, yun. Yun ang natin, yun ang kinuha natin dito sa mga nagaganap. Pero yan, if you have other questions, syempre ito, dinam down ko yung explanation dito sa SBB para at least mas madali siya i-digest. Hindi na ako masyado nagsabi ng mga technical jargons, no? I kept it simple lang. Pero yun, kung may questions kayo, please comment it below. And kung gusto niyo yung mga gantong klase ng content, comment nyo rin sa baba. Tapos, syempre, subscribe kayo kung may natutunan kayo din sa video na to. Or kung naging interesado kayo sa gantong video, yan, subscribe. And yun, I guess that's it muna. And as always, guys, maraming salamat. See you on the next video.